Katulad ng ibang mga liga, pabalik na rin ang PBA matapos magbigay daan para sa FIBA World Cup. But as of now, narito ang mga kumpirmadong imports ng Commissioner's Cup. Umpisahan na natin kay Jonathan Williams ng Phoenix Fuel Masters. Ex-NBA player ang hinugot ng Phoenix this conference na naglaro sa Washington Wizards at Los Angeles Lakers. After din mahinto ng NBA career niya, naglaro na si Williams sa ilang mga club teams sa Europe bago mapadpad sa Asia sa Japan B-League. Ayos na kuha to para sa Phoenix, athletic na inside operator. Pinaka-close na magkaka-idea tayo ng lalaroin niya sa PBA ay yung sa Japan. In 27 minutes a game na playing time, nag-average siya ng 13 points, 9 rebounds. So for sure, a double-double machine to sa PBA sa kanyang probably 35 to 45 minutes na playing time. Sunod, para sa Blackwater ay ang national team player ng Puerto Rico na si Chris Ortiz. Naglaro na ito sa Pilipinas noong World Cup with 7 points a game at 43% shooting from deep na numbers. Most ng kanyang pro career ay naglalaro siya sa domestic league nila sa Puerto Rico. Isang good scorer na forward, 6'8 na matinik sa 3-point area. Though not known nga lang siya as great rebounder throughout his career, pero we'll see kapag may pressure na natrabahuhin din yon sa PBA. Para naman sa Terra Firma, isang Belgian player ang kinuha nila, si Thomas Dittey, 6'8 stretch big na naglaro na sa iba't ibang team sa Europe. Bihira kumuha ng European players ang mga PBA teams, diba? Kaya interesting to. Compared sa mga American players, kadalasan ay hindi mga flashy at athletic ang mga ito. Plus sanay rin sa team ball, kaya nahihirapan niya kapag hero ball sa PBA. Lalo sa mga weaker teams, naaasa talaga sa scoring ng import. Pero nonetheless, a good player tong si Thomas at posibleng fit din ang laruan niya with Stephen Holt, na isa ring veterano sa Europa. Punta naman tayo sa Converge, kinuha nila muli si Tom Vodanovic, isang Kiwi player na maganda ang pinakita ng huling outing niya para sa team. 39 points ba naman ang ginawa sa nag-iisang game niya sa Converge, kaya naman ngayon ay hinugot muli siya ng koponan dahil nakitaan niya ang magandang potential sa team. At siguradong hindi lang yung tsambang debut game dahil scorer talaga to sa domestic league nila at may 43 points pang ang career high doon. Kaya abangan natin kung mapapagpatuloy niya ngayon ang nasimulan niya sa Converge. Veterano naman ang kinuha ni Coach Yeng Giao para sa Ross. Yun ay si Dawan Summers, 35-year-old 6'8 forward. Pamilyar na ito sa Asian basketball at nakakapaglaro sa B-League, KBL at sa mga liga sa Middle East. At ex-NBA player din to ha, para sa Pistons, Pelicans at Clippers. Sa huling stint niya sa Lebanon ito lang ay kumana siya ng 28.16 rebounds a game. At asahan nating around ganyan din ang magiging numero niya sa PBA. Si Tyler Stone naman ang kinuha ng San Miguel Beermen, 32-year-old 6'8 forward, athletic scorer na may background din sa Asian basketball. Naglaro sa Shimane Susano Magic at powerhouse team Chiba Jet sa B-League. Sa huling stint niya rin sa Romania, gumawa ito ng 19 points a game at 36% shooting sa tres. Looking good, ang daming weapons sa opensa, loob at labas. Hopefully, ay good fit din siya kasama sila Perez, JMF at iba pa. Isa pang balik import ngayong komperensya ay si Rondae Hollis Jefferson, ex-NBAer na sobrang impressive sa huling stint niya sa TNT at nabigyan pa ito ng kampyonato, kaya no-brainer na kuhain nila muli ito. Napakahusay na player, 28 anyos lang at tiyak na ginawa pa siyang better ng World Cup stint niya para sa Jordan. With Hollis Jefferson, siguradong isa sa team to beat ang TNT ngayong Commissioner's Cup. Kahit mas maliit na import si Rondae kumpara sa ibang mga hugot, sa kanyang chemistry at proven success with the team, hindi malabong makalayo muli ang tropa ngayong komperensya. Next, si Thomas Robinson para naman sa NLEX Road Warriors. Kagaya ni Hollis Jefferson ay NBA vet din ton na lumaro ng higit 300 games sa liga para sa Kings, Rockets, Blazers, Sixers, Nets at Lakers. Kaya for sure ay tututukan din ng mga fans ang laro niya sa PBA. Hindi na rin bago sa Asian basketball si T-Rob matapos lumaro sa China at South Korea. At ito lang din para sa multiple teams last season, mostly sa Puerto Rico, na nag-average siya ng 15 points, 8 rebounds. Barakong traditional big man to na tiyak na mga ngalabaw sa PBA. Siguradong pahihirapan ito sina Junmar maging mga kapwa niya imports. Panghuli, para sa Magnolia, Tyler Bay, ang pinakabata so far sa lahat ng mga kumpirmadong imports. 25 years old lang at nakapaglaro rin ng 18 games sa NBA sa Dallas Mavericks. 6'7 athletic forward to na malaki ang tsansa na magta-thrive sa PBA kung titignan ang kanyang playstyle. Sa huling stint niya sa Israel, nagtala siya ng 20.7 rebounds a game at magandang 39% shooting sa labas on 92 attempts. Maliban pa riyan ay isa rin sa kabang-abang ang mga high-flying at posterized dunks niya. Very interesting na import. So very interesting din na team dahil nung PBA on tour ay undefeated ang Magnolia noon, 11-0. Kaya ngayon ang tanong eh, mapagpatuloy kaya nila ang kanilang mainit na run sa Commissioner's Cup with Tyler Bay?
Yon, yan nga ang mga kumpirmadong import so far base sa lineup na sinumite ng mga teams. Too bad si Justin Brownlee ay nanganganib na hindi makakalaro ngayon at naghahanap na ng posibleng pamalit ang Ginebra kung sakali man. Pero sa lahat ng mga imports na napag-usapan natin ngayon, pare ko, sino sa kanila tingin mong pinaka mag-shine sa Commissioner's Cup?